Nakikilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa mabilis na paghahatid ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Christine at sa agarang rehabilitasyon. Yan ang balitang pambansa ni Kenneth Paciente. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibababa ang tulong sa mga komunidad na apektado ng severe tropical storm Christine. Katunayan, pinag-utos na ng Pangulo ang mobilization ng AFP personnel at resources para sa relief operations gayon din ng PNP, BFP at PCG. Yan ay para mas maging mabilis pang aksyon ng pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Kasabay niya ng pag-atas ng Pangulo sa pag-deploy ng air assets, watercrafts, maging ang presidential helicopters at iba pang kagamitan para tumutok sa rescue operations maging sa rehabilitasyon. Nais din daw ng Pangulo ang tuloy-tuloy na daloy ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya nagbigay direktiba na rin ng Pangulo sa mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumulong sa relief at rehabilitation processes. Ang DBM naatasan na maglabas ng kinakailangang pondo para sa kinakailangang resources. Agad ding pinabababa ng Pangulo ang DSWD sa mga komunidad para mamahagi ng relief goods at oras na bumuti ang panahon ay gusto ng presidente na kumilos agad ang ahensya para naman mamahagi ng financial aid sa mga naapektuhan. Ang Agriculture Department ay naatasan naman na i-release ang kabayaran sa crop insurance sa mga apektadong magsasaka. Habang ang DPWH ay pinabibilisan ang road clearing operations at pagkukumpuni sa mga nasirang kalsada at mga tulay. Nagpahatid naman ng simpatsya ang Pangulo sa mga apektado ng bagyo at kinilala ang resiliency ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad at ibinahagi na nakapagpadala na ng tulong sa Bicol Region. In any case, I'm able to say that a C-130 left Manila at 6:49 today, and with the following assets, the satellite communication, gensets for the satellite communication, water filtration units, and other personnel. The 525th ECB Philippine Army, 20 SAR operators, search and rescue operators, 2 inflatable rescue boats have been deployed. 14 rescue boats with automotors have also been deployed. The C-130 that left at 6:49 has arrived at Bicol International Airport at 7:49. And there is another element of Black Hawk helicopters that are in Legazpi and are attempting to go to Nara. Ikinakasa na rin daw ng pamahalaan ang air operations sa Bicol at nakatakdang gamitin ng airlift assets ng AFP, lalo't maraming lugar pa sa Bicol ang lubog sa baha. So, in Camsur right now, as of about 1 hour ago, of the 36 towns, 9 towns are still fully submerged. Around 6 towns are partially submerged. But the province has been very, very quick in distributing house-to-house food distribution, and every area has already been reached, and we are augmenting the province's food supplies. Bagaman hamon pa rin ang paghahatid ng tulong sa ilang lugar sa bansa, tiniyak ng Pangulo na hindi ito magiging dahilan para maantala ang mga tulong. That is where the airlift capability will come in. We have set up triage camps on both sides of Maharlika Highway that is presently now still cut off. So those are providing food and medicines on site. And we are in constant contact with our local government units so that we are in close coordination with the first responders, who are of course those who guide us in where the most critical areas are. Pinangunahan din ngayong araw ng punong ehekutibo ang isang situation briefing sa Palasyo ng Malacañang. Direktiba pa rin ng Pangulo ang mabilis na tulong sa mga apektadong individual at agarang rehabilitasyon ng mga pinsalang iniwan ng Bagyong Christine. Certainly, ang mga relief, yung mga rescue relief, wala na. Hindi natin pwedeng i-delay yan dahil buhay na ng tao yan. So, we just have to keep going. Hinimok din niya ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na huwag tumigil sa pagpapaabot ng tulong. We just have to keep monitoring the situation and make sure always the rescue and relief are that cannot stop. It doesn't matter if there's another storm coming, we cannot stop.
That cannot stop. Kaninang hapon, nagsagawa naman ng aerial inspection ng Pangulo sa Batangas, Cavite at Laguna na kabilang sa mga lugar na matinding binaha bunsod ng ulang dulot ng Bagyong Christine. Ito ay para personal na makita ang epekto ng bagyo at maplano ang mga kinakailangang solusyon sa pinsalang idinulot nito. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.